Puro kagandahan niya nandito eh. Kagandahan ng paligid, kagandahan ng nandito na mamasyal, siyempre, ano, tawag nito, kagandahang loob. Bakit? Kung walang vlogger, hindi rin makikilala ang Manila Beach. Ayun o, oh, diba? Ito po ngayon ang sitwasyon sa Manila Dolomite Beach. So, makikita niyo po na medyo makulimlim. Ang proud eh. So ayan po, bababa muna tayo dito sa hagdan. So ganito po ang araw-araw na sitwasyon dito sa Manila Dolomite Beach. So at makikita nyo naman na napakaraming mga nagbibenta ng mga palamig para naman sa mga nagnanais na bumisita dito sa Manila Dolomite Beach. So ito po yung exit. Ayan. Pero yung entrance po ay doon mismo sa... Ayan, sa may signboard. So medyo makulimlim yung panahon natin ngayon, ano? Pero ayan, dagsa pa rin yung tao. Pero mas dadagsa pa to mamayang alas 4 pagka uwian na sa trabaho. So ito yung entrance, guys. So ito po mga idol, no. So ganito po ang araw-araw na sitwasyon dito sa Manila Bay or Manila Dolomite Beach. Yan, so meron tayong makikita dito parang trademark na nilagay. Parang napakalaking dolomite. So yan guys, medyo makulimlim yung panahon, ano? Pero hindi pa rin tumitigil yung pagdagsa ng tao dito sa Manila Bay. At makikita rin natin na parang high tide yung panahon natin ngayon. Kasi mapapansin natin na yung tubig ay umaabot dito. Ayan o. Umaabot yung tubig dito sa buhangin. At kung mapapansin niyo mga idol, meron ang alon. Ayan, para na siyang naging natural, ano? Parang natural na dalampasigan. Yun, no? Meron tayong nakikita ng vloggers dito mga idol. So ayan. So dito naman mga idol, nakikita natin ano, parang kulay brown yung tubig. Tapos banda dyan parang may team. So hindi natin alam kung anong nangyari dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil patuloy naman itong nililinis ng mga rangers natin, mga rangers or mga bayani natin. Yung noon, pwede ka pumunta rito basta walang basura. Yes.
Pero pag may basura, siyempre mas papiliin mong sa bahay mo na ikaw. So ang amoy po, ano po ang amoy sa inyo? Ang amoy ngayon? Noon, kapag sa mga during habagat, tapos maraming basura, siyempre iba yung malalanghap mo. Sa ngayon, iba na yung amoy. Ano po ang amoy? Fresh lady. Ay, wow. Iba wow, din. Sobrang, ano, si sobrang dami ng ano, amoy na dala ngayon, lalo paghapon. Okay. Itong araw sa Badot. Okay. So, siyempre, laki na prabago, lalo kay Tatay Digong. Yes. Kung walang Tatay Digong, hindi nagbago ang Manila. Yes, yes. O lalo na ito yung, ano, Manila Rose Boulevard, yes, or Manila Bay. So, wala po ba kayong naamoy na masangsang, na wala, sabi puro, nga? Puro kagandahan niya nandito eh. Kagandahan ng paligid, kagandahan ng nandito na mamasyal, siyempre, ano, tawag nito, kagandahang loob. Kung bakit? Kung walang vlogger, hindi rin makikilala ang Manila Bay. O yun, o. O diba? Yes. Kasi kung meron man nagbabalita, syempre, na alam nyo na, hindi ko nababanggitin nyo. Kasi kung katulad, halimbawa, malayo kami, kunyari, Cavite. Yes. Hindi man hindi kayo may makarating man ng Manila, ng Manila Bay, napapanood namin, makita namin yung view ng Manila, masaya na. Yes. Yan lang. Yan lang. Sobrang saya. Sobrang saya na, sobrang ganda na ng Manila Bay. Oo. Dahil kay Tatay Digong lang. Yes. So, kayo po ba ikasama mo, sir, ang iyong pamilya dito sa pamamasyal ngayon? Wala, mag-isa na ako. Nag-bike kasi ako. Ay, nag-bike? Wow, nag-bike talaga. Saturday and Sunday, nag-bike ako. So, puntahan niyo na po ang 500 meters itong Dolomite, sir. Oo, hanggang doon. Na-enjoy niyo naman po. Thank you so much, sir. Ingat po ang gabas po.